Sinibak sa puwesto ang isang hepe ng pulis sa Negros Occidental matapos mabistong natutulog sa oras ng trabaho ang kanyang mga tauhan. Sa Agno, Pangasinan naman, namatay ang dalawang lalaki matapos umanong masuffocate sa nililinis na balon. Yan at iba pang Ronda probinsya sa report ni Katrina Son. Patay ang 34 anyos na si John Edward Apostol matapos mawala ng hininga habang nasa loob ng nililinis na balon sa barangay Dangli, Agno, Pangasinan. Sinubukan siyang iligtas ng kapitbahay na si Hector Gaducho pero maging siya ay nasuffocate rin. Pahirapan ang pag-ahon sa katawan ng dalawa dahil sa kitid ng balon. Dinala po sila sa ating rural health unit sa bayan ng Agno at dinikta po ng ating municipal health officer na si Dr. Lopez na doon arrival na po sila. Tiniyak ng pulisya na walang foul play sa nangyari. Sinibak sa puwesto ang hepe ng EB Magalona Municipal Police Station sa Negros Occidental dahil umano sa kapabayaan. Sa social media post ni Napolcom Region 6 Director Attorney Joseph Celis, sinabi nitong dismayado siya sa kanyang nakita ng magsagawa ng surprise inspection sa istasyon. Tulog daw kasi ang mga pulis at wala pa noon ang hepe ng istasyon na si Police Lieutenant John Paul Tabuhara. Pansamantala siyang inilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit. Iimbestigahan din daw ang mga paglabag ng mga pulis. Sa isang text message, sinabi ni Tabuhara na natanggap na niya ang relief order. Isang patay na balyena naman ang napadpad sa baybayin ng Simunol, Tawi-Tawi. May haba itong 10 metro. Sinubukan ng isang residente na biyakin ang kiyan ng balyena, pero bigla na itong sumabog at sumingaw ang mabahong amoy. Nangyayari ito dahil sa buildup ng gas sa naaagnas na katawan ng balyena. Nai-report na raw sa BFAR ang pagkamatay ng balyena. Katrina Son, GMA News.